This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference. Hosted by Mr. Wilson Sia. This is the Voice of Health. Masayang araw po sa inyong lahat and welcome to the Voice of Health, trumpeting the heaven's prescription for health and lifestyle, and of course, sharing that lifestyle is medicine. Ito po ay hatid sa inyo ng Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio at Health Ministries Department ng North Philippine Union Conference. At tayo rin po ay sabayang napapanood sa GSAT Channel 37 at Digital Receiver Channel 45. Ganon din po sa mga Facebook pages ng Hope Channel Philippines, Adventist Medical Center Manila, at mga Adventist missions and conferences sa buong Luzon. At mamaya po, sa ganap na alas 12:30 hanggang alauna, ay mapapanood din tayo sa DWBL 1242 kHz Teleradyo. Inaanyayahan po namin kayong mag-comment at sa ating mga live stream kung meron po kayong tanong tungkol sa ating magiging topic sa araw na ito. At yan po ay bibigyang daan natin bago tayo matapos. Ang ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito ay tayo po ay nasa Lifestyle Medicine Kitchen, at ang ating pong itatampok sa oras na ito ay ang ating mga tinatawag na plant-based milk recipes, or sa ibang salita ay mga substitutes or alternatives sa gatas po, no? Na madalas ay alam natin gatas mula sa mga hayop or gatas sa ina. Ngunit ngayong araw pong ito ay ating pag-uusapan at ihahatid sa inyo kung paano maghanda ng mga gatas mula sa mga halaman, buto, at bigay ng ating Panginoon. At siyempre, ang magbibigay po sa atin yan at makakasama natin ay isa sa ating mga lifestyle medicine staff, isa sa ating mga nutritionist and dietitian, at of course, health educator ng Adventist Medical Center Manila. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Michelle Villones Salas, or Ma'am Miles. Salamat magandang po. Araw sa iyo, Ma'am Miles. Salamat, Sir Wilson, at magandang araw po sa ating mga sumusubaybay sa mga oras na ito. Saan man sulok po kayo, saan lugar po kayo ng bansa, at lalong higit sa iba po ang nasa ibang bansa po ngayon. Yeah. Nawa po ay marami po tayong matutunan ngayong araw na ito. So dahil po first time namin ito dito sa The Voice of Health na tayo ay magkakaroon ng Lifestyle Medicine Kitchen, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Mahal namin Panginoon, marami pong salamat sa muli. Kami ay magkakasama-sama upang tunghayan ang mga lutuin at paghahanda ng mga pagkain para po sa aming mas lalong ikalulusog at sa ikabubuti ng aming lifestyle. Pagpalain niyo po Panginoon ang aming programang ito, at ito po ay maging malaking tulong sa ating mga nakikinig at sumusubaybay. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At sa sineshare nga po ng programang ito na The Voice of Health or Tinig ng Kalusugan ay yung Lifestyle is Medicine. At ngayon po ay bibigyang diin natin yung letter F, no, nung salitang lifestyle. At yun po ay may kahulugan. Binigyan natin ng kahulugan na food or fluids. Kaya't plant-based milk recipe po tayo ngayon. Kaya bigay po natin kay Ma'am Miles ang panahon para bigyan tayo ng mga kaalaman at ipaliwanag po itong mga tutunghayan nating milk substitutes and alternatives.
Salamat po. Dahil ngayon po, kadalasan, mapabata, matanda, lahat po ay nakatikim na nito. At lagi nating iniisip na ito yung pinaka-healthiest na isa sa mga inumin, pagkain na mayroon tayo dito na araw-araw po nating kinakain. Pero ano nga po bang kahalagahan o mga benepisyo yung pwede nating makuha sa pag-inom po ng ating gatas? At ano nga po bang iba't ibang klase ng mga gatas? At ano po bang pwede nating makuha o ano po yung mga pwede nating maiwasan pag tayo ay umiinom ng gatas? Yan po yung mga magandang sagutin po natin ngayong araw na ito. Actually po, itong gatas o milk, yan ay madalas na na-consume po natin sa pamamagitan ng source po natin. At madalas po sa atin, karamihan sa atin ay yun ay nanggagaling po sa cow's milk. Tama po ba? O yung gatas ng baka. Pero ito pong kasing gatas ng baka ay talagang sinasabi nga natin, hindi lang yung calcium na gusto nating makuha, hindi lang yung mga essential nutrients na gusto nating makuha ang naroon. Meron po itong iba pang mga components na pwedeng masabi natin na pwedeng maging dahilan para tayo ay magkaroon ng mga sakit. So alamin po natin, madalas pong sinasabi natin na dapat uminom ng gatas, lalong higit yung mga kabataan natin, mga infant, mga babies. Pero alam niyo po ba, base po sa pag-aaral na ang mga infants po na hindi po na-expose sa pag-inom po ng gatas ng baka o ng cow's milk, sila po ay mas nakaka-develop o lesser po yung na-develop nila ng mga allergies. Dahil po ito pong mga gatas na mula po sa baka, no, o ng iba pang mga hayop, ay mayroon po itong o mataas ang porsyento ng mga tinatawag nating allergens na kung saan ito po yung nagiging dahilan, nagde-develop sila ng, lalo nang higit kung tayo ay may kondisyon ng asthma. So maaaring ito rin po ay mga contributing factor na maaga pa lang is na-introduce na po o talagang nakakapag-consume na po ng ganitong mga pagkain o inumin. So isa pa din po dyan, yung mga babies din po, kailangan po nila yung tinatawag nating antibodies. So ito po yung pinaka-tumutulong para yung ating immune system maaga pa lang is mabuhay o magawa po nito ang kanyang function. So kumbaga, ito pong lalong higit yung lagi nating pinopromote is yung gatas ng ina, yung pag-breastfeed. Ito po yung mahalaga dahil mataas po ito sa sustansya at antibodies. Yung colostrum nga po, yung unang paglabas ng gatas ng ina, ayun po yung pinaka-importante. That's why we are here po sa ating hospital. Talagang pinopromote po natin yung breastfeeding, exclusive breastfeeding, especially within po yung 6 months and even po a year talaga is we really promote that. So, para po tayo makaiwas sa mga infectious diseases, kaya pansinin po natin yung mga kabataan po natin na hindi nakaranas ng ganitong kapamaraanan ng pagsustain po ng pagkain, yung breastfeeding, sila po ay maaga pa na nakatikim na o na napapakain natin itong mga cow's milk o yung mga animal source na mga milk, ay talaga makikita po natin madalas ay nagiging sakitin at may mga problema po sa yung allergies nga po. So itong mga to ay pwede natin nakikitang resulta sa ano bang mayroon, mamaya po makikita po natin. Isa pa po dito, yung breast milk po is sterile, unlike po dun sa cow's milk po natin na kung saan it is regularly contaminated po. So meron po kasi tayong mga microorganisms, lalong higit kung marahil sa mga probinsya, may mga gumagawa po nito na directly coming po sa ating mga hayop ay iniinom po ito na wala man lang dumaan sa proseso. So isa pong malaking ano po ito, danger, sapagkat ito pong mga living microorganisms na pwedeng makuha po natin ay talagang mapupunta po sa ating katawan at pwedeng maging sakit in the future. So yung protein din po sa cow's milk ay can be suspected po para makatrigger po ng type 1 or juvenile diabetes. So imagine niyo po, napakaaga pa para magkaroon itong sakit na ito. Kaya sa pamamagitan pala ng pag-inom natin ng mga cow's milk, no, ng mga ganitong inumin na mula po sa mga hayop, ay pwede pong maging resulta, magdahilan po para tayo ay magkaroon ng mga ganitong sakit. At alam niyo po ba, yung composition po ng ating gatas, 87 to 88% po doon is water. Pero meron din po itong iba pang mga
content. Andyan po yung carbohydrates, which is approximately 5% po yun. Mainly po lactose, yun po yung ating protein, no? Na mula po sa ating gatas. So from lactose, magiging lactic acid po ito at nagkakaroon po ng bacterial fermentation. So sa ating gatas, pwede tayong mag-produce ng mga dairy products po natin. Nandyan po yung mga keso po natin, no? Napakadaming pwedeng produkto po na makuha natin. So kung dumadaan lamang po yan sa proseso. So aside from that, mayroon po itong fat na ayun po yung gusto nating bigyang pansin. Yung mga fat po na mayroon tayo sa milk ay talalong higit yung mga whole fat milk. Ito po yung mga sobrang tataas po talaga. Ay minsan po sa isang araw, nakakailang baso po tayo ng gatas, or minsan naubos po natin yung isang pakete, isang tetrabrick po ng ating gatas. So it's a warning po sa atin na to see po talaga yung label at yung content po ng fat na pwedeng mag-cause po ng diabetes, ng heart disease later on po. Ayan po. At the same time, yung calories po yung gusto nating tingnan doon. So sa vitamins and minerals, yes po, mayroon po itong content. Ngunit mas mataas po, gusto natin bigyan pansin, mas mataas po yung mga fat po nito kumpara sa ating mga vitamins na and minerals na makukuha po dito. So tandaan po natin, can you imagine, ilang porsyento lamang po ng ating mga nutrients makukuha natin. Ngayon, tingnan po natin yung comparison nung mga gatas mula sa cow, yung breast milk, at sa iba pa pong mga hayop. So makikita po natin na napakataas nung content po ng mas mataas kumbaga sa ilang mga sources po natin is yung sa ating breast milk. Pero ito pong carbohydrates na mula po dito sa ating breast milk, it is the healthy carbohydrates po, or yung kailangan po talaga ng ating katawan to sustain, especially po sa ating mga kabataan. So yung cholesterol, pansinin po natin. Kaya po naman ngayong araw na ito, nais po naming ituro kung papaano, ano ba yung mga plant-based alternatives na meron tayo aside sa cow's milk. So nandyan po yung ating, kung tayo po ay familiar, nandyan yung ating soy milk, nandyan yung ating rice milk, nandyan yung ating almond milk, nandyan din po yung ating cashew milk, so mga galing sa mga nuts. So itong mga to, kung ikukumpara po natin sa cow's milk, ay zero cholesterol na po agad ito. So kung tayo, tayo ay nakaranas ng pagtaas ng cholesterol, at yung, kung nakikita po natin, nagkakaroon tayo ng lipid profile, nagpakuha po tayo ng ating dugo, at tines ito, matataas yung ating triglycerides, yung ating fats, yung ating LDL, itong mga to ay pwedeng maging dahilan dahil sa pag-inom po natin ng mga ganitong gatas na kung saan matataas po talaga sa ating mga fats. So, at the same time, nandoon po yung cholesterol. Pero kung inyo pong mapapansin, kung tayo po ay iinom ng itong ating mga plant-based nga po na substitutes o alternatives, ay posible po pala na hindi po natin makuha itong mga to. At the same time, nakuha po natin yung mga essential nutrients, yung B vitamins na pwede natin makuha, na hindi natin makukuha doon po sa ating cow's milk. So, imaginin po natin, karagdagan po itong sustansya na kinakailangan po ng ating katawan upang tayo po ay maging malusog. Lalo na sa panahon po ng pandemic na ito, ay talagang kailangan natin ng extra immune booster, no? Hindi po natin kailangan ng nitong mga cow's milk na kung saan pwede pa maging dahilan tayo ay magkasakit, at the same time na parang ninanakaw nito yung mga essential nutrients sa ating katawan, lalong higit pag ito po ay sumusobra sa ating katawan. Ayan po. So sabi nga po dito, every creature's milk is a health food only for its oats of for its own offspring. Ayan po. So, ang gatas ng baka ay para daw po 'yan sa ano daw po, yung anak ng gatas ng baka, Sir Wilson. Mm-hmm. And at the same time, yung breast milk, which is yun po yung sa atin. And yun po nakakatawa dahil ang Panginoon may binigay niya po sa atin yung ating mga plant-based sources na akalain po natin, hindi natin akalain na pwede pala, posible pala natin gawing itong gatas at pwede din po ito na araw-arawing i-consume. So, ayun po yung pagbibigyan natin ng pansin ngayong araw po na ito. Yan, parang wala pa akong nakita, Ma'am Miles, mm-hmm. ano, na hayop ay ang iniinom ay yung breast milk ng tao. Opo, no? Pero sa tao, tayo po ay nasanay na, no? Mm-hmm. Naging kaparaanan na ito na maging substitute sa breast milk, mm-hmm. which is the most important and most important milk, no, na pwede po para sa ating mga tao. Pero dahil milk is life,
no? Ay hindi po natatapos ang pag-inom ng gatas sa mga panahon na tayo ay sanggol, mm-hmm. no? Kaya at ngayong araw pong ito, kami po ay excited sapagkat habang tayo tumatanda, habang tayo nagkakaedad, ay kailangan talaga natin ng mga gatas. At ito po ay bahagi ng fluids na maari nating inumin, no? Kasama ng tubig, no? Kaysa naman sa iba't ibang mga inumin dyan na hindi naman po malusog at hindi maganda ang epekto sa ating mga katawan. Kaya po, ngayong oras na ito ay bago po natin tunghayan, ano, ang pagtuturo at pagpapakita sa inyo ng ating mga paghahanda ng plant-based milk recipes ay panoorin po muna natin ito. F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts, and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals, and plants. About two-thirds or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste, regulates normal body temperature, supports skin health, facilitates good digestion, provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less. At ngayon po, nandito na tayo sa ating Lifestyle Medicine Kitchen upang ipakita ang ating present kanina, no? Mm-hmm. Na ating tutunghayan ang ating mga plant-based milk substitutes or recipes sa umagang ito. At syempre, meron po tayong mga ingredients nandito na sa ating harapan. At ngayon, ibigay po natin kay Ma'am Miles ang panahon kapagkat ako lang kanyang assistant sa ating demonstration na ito. Okay po. Thank you, Sir Wilson. Ayan po. Kaya nga naman, napakadali lang po. Kaya namin ito ay, ito yung ating magandang recipe ngayon kasi napakadaling gawin. Mm-hmm. At higit sa lahat, nabanggit natin yung mga sustansya na pwede nating makuha. Kinumpara po natin yung pagkakaiba. So, napakadali po ng ating mga recipe ngayon. Tayo po ay gagawa ng tatlong recipe. At yun po yung ating almond milk, andyan din po yung ating cashew milk, at yung ating oat milk. No, lagi lang natin ito naririnig at minsan pa lagi nating nasasabi na, ah, mahal ito. Mm-hmm. Pero akalain nyo po na napakadali lang, kayang-kayang gawin. At homemade, mas masarap pa po pala. Mas yeah. kaya nating pasarapin. Opo. At depende sa ating preference. At dahil summer na, no? Yes, ay, po. Ito po yung masarap din na thirst quencher. Ano? Mm-hmm. At syempre, kung ikaw ang gagawa po nito, ay makokontrol mo yung yes, tamis, po. No? Tama. Yung lasa, mm-hmm. at mas mapapahealthy pa natin. Okay po. Simulan na natin, Sir Wilson. Sige po. So, sa ating unang recipe, yung ating almond milk, mm-hmm. ito lamang po yung ating kakailanganin. Kailangan lang po natin ng isang cup ng ating almonds. Mm-hmm. So, dito po sa ating almonds, ito po dapat ay, mas we really, yung ideal po natin, the best to use po is yung ating raw. Mm-hmm. At hindi po siya yung mga, may mga salted po, unsalted po ito. Yung may mga salted, meron din po mga roasted. Kasi po pag ito yung mga ginamit po natin, ang
mangyayari, medyo may kaalatan or medyo ma-oily po yung magiging milk po natin. So ang gagawin lang po, napakasimple, ilalagay lang po sa isang container at ibababad po natin, isusoak po natin. Kuha po tayo ng water, just enough po na makover po yung buong almonds. So ito ay overnight? Yes po, overnight. Pinaka-minimum niya, pwede po natin gawin, tatakpan po natin. Pwede din natin i-mix para pati po yung ilalim ay makover niya. Ayan, i-shake po. Or, yan po, nabanggit ko kanina, pwedeng 4 hours yung minimum. Then, pwede din naman kung kailangan talaga, kailangan na natin gumawa, 1 to 2 hours, pero very hot water. Yun. Like boiling water po siya. So, ayan po, since we have prepared ahead of time, meron na po tayo ng ating overnight almonds. So, ito na po siya. Anong mapapansin niyo, Sir Will? So, para siyang nahugasan po. Yes, no? Dahil nababad. Mm-hmm. At alam naman po natin ang almond, mm-hmm, medyo ito meron siyang mga ali-alikabok ng kaunti. Mm-hmm. So ngayon po, i-drain natin and i-rinse lang po natin siya. Okay. So, at the same time, i-ready na po natin yung ating high-powered blender. So, ito pong naalala ko itong almond milk, Ma'am Miles. Ano? Meron yes, tayong po doktor dito sa ating ospital na halos always, ano, every morning, mm-hmm, ay gumagawa sila ng fresh. Wow. Ganitong fresh milk, almond milk sa kanilang bahay. Bakit po ba kasi ito beneficial, Sir Wilson? Kasi unlike po sa nabibili natin mga almond milk, so wala na siyang mga gums, mga preservatives. Yes. So ito talaga, yun lang yung pwede niyang disadvantage yun. Kasi kailangan freshly, like you really need to drink it talaga. At nakaka-apekto yung sa lasa, yes, no? Po. Yung mga preservatives na yun. Tama. Iba't-ibang, ayan po. Then after that, kung gusto niyo po na unsweeten po yung ating almond milk, lalagyan lang po natin siya ng 4 cups water or 1 liter po. So we have prepared here. Ito na po. Ayan. Pupour lang natin siya. Then, ready na po natin itong i-blend. Ayan. Okay. So i-blend na po natin. Okay. So dito po sa pag-blend po natin, dapat po mga 1 to 2 minutes po natin siyang i-blend para talagang kita niyo po yung pagkakaiba. So from nuts naging nakita natin yung pag-evolve niya, naging milk na po talaga siya. Yes, puti-puti. Yes po. So time lang po natin, mga 1 minute to 2 minutes po. So mas gusto natin lumabas yung pagka-creaminess nung ating almond. Very easy lang po talaga ito sa ating mga tahanan. Kayang-kaya nyo po gawin ito. So, kailangan nyo lang ng blender. Powerful blender. Powerful blender. At makikita po natin, yung balat niya ay humihiwalay na sa kanya, humihiwalay na no? Talaga, Sir Bill. Ayan po. So, nagbasa ako, Ma'am Miles, ano? Nag-research. Ang almond pala is originally from Iran. Iran? Iran, wow. The Middle East. Mm-hmm. No? Pero now, this is wildly grown sa California. Kaya medyo may kamahalan na. And maraming bansa na rin ang magtatanim nito ng almond, no? So, significant din po yung almond kasi they can be a source of protein din po. Mm. So, actually, itong milk na to, marami siyang pwedeng mapagawan din ng mga recipes. So, mga baked goods. So, pag gagamit po tayo ng ating mga oatmeal, breakfast, so pwedeng-pwede po siyang gamitin. Ayan po. So, after a minute, pwede na po natin siya patayin. At sabi din sa history, kaya daw sumikat ito, hinahalo ito sa mga pagkain ng mga royalties. Wow! Kapag so, chef ka daw ng royalties, kailangan merong almond sa kanilang diet. Oh. So, kaya naging kita niyo po, ito po yung pinaka puting-puti na po siya. Pero kung gusto niyo po, optional po ito, depende sa inyong preference, pwede po natin lagyan ng sweetener. Mm-hmm. So we will be using yung ating natural sweetener. Ito po ay medyo binabad ko rin po para madali lang din siyang ma-blend. Mm-hmm. Ito po yung ating dates, pitted dates. Natanggal na po yung buto. Yeah. Ayan po. So lagay po natin. Okay. Then, pwede din po natin lagyan itong ating 1 teaspoon ng ating vanilla to add additional flavor. Yeah. Ayan po. 1 teaspoon lamang po. Then, yun, ganda, ang bango din po ng aroma. And a pinch lang po ng ating salt para po mas ma-enhance po yung flavor ng ating almond milk. Blend lang po natin siya like mga 10 seconds. Just to, para lang po ma-blend din yung ating steak. Yung mga dates, pwede po tayong walang ka-date eh, no? Mga dates, no? Pwede po tayong gumamit ng ating honey
Pwede din po tayo gumamit ng ating maple syrup. Pwede din po tayo gumamit ng stevia, Sir Wilson. As and agave. Yes po. So, mga natural sweeteners. O sa Pilipinas, Muscovado. Muscovado. So, pwede natin siya. Sugar. I-dilute lang natin siya sa water. Mm-hmm. Okay po. So, that's it. Ang gagawin lang po natin ngayon, so una, we soak, we blend, and now, we will strain it po. So, para po mahiwala yung pinaka-pulp, since ito kasi po kasi, may balat siya. Yes po, gagamit po tayo ng ating katsa. So, you can do it twice para talaga to double check na wala talagang masasamang mga pulp. Or, once po, pero mas maganda yung mga high quality po na mga nut milk bag. So, may mga na-avail po nito sa mga grocery store, Sir Wilson. So, they can avail that para talagang mas strain nila, ma-double check, and mas less hassle. So, sabi ko nga po, lagi kong sinasabi na mas maganda po mag-invest tayo sa mga ito. Kita nyo po, oh, very creamy and nahiwalay talaga, nadurog talaga yung pinaka... yan, pwede po natin siyang i-fold para mas mabilis, mas madali po natin siyang ma-press. Okay? Very easy lang po. And then, yan. Kita po natin. Okay. Dahan-dahan lang po. So, not to spill. Ayan. So, just to make sure po talaga na nakapaghugas kayo ng maigi, ng inyong mga kamay, kasulok-sulukan para ma-make sure po natin na malinis yung ating milk and there's no contamination. Yan, press lang po natin and may iwan po yung pot. Ang kagandahan po kasi hindi masasayang kasi even pot, pwede natin siyang gamitin sa mga baked products natin, yes. Mga goods, or pwede po natin siyang gawin para talaga hindi masayang, i-bake po natin siya sa 200 degree Celsius po, like for ilang, basta madry lang po siya, then pwede po natin siya ilagay sa topping, sa ating mga oatmeal, sa ating chia pudding. So, talagang walang masasayang. Then, we can put it or separately sa ating... Ayan. So, while putting it, pwede ko po ilagay dito. Then, ito na po ang... we will have another batch para po almond milk. Ayan. Meron ba tayong natira? Yes okay. Po. So, kita niyo yung pulp. Wala po talagang masasayang. Pwede din siya actually gawing mga patties or will ihalo po. Mm-hmm. So, para wala pong sayang kasi nandito din po yung fiber. So, imagine nyo, may milk ka na, may pwede ka pang gawing ulam or baked goods. So, wala po talagang masasayang. So, yan po. It can be a source as well po ng ating calcium. So, talagang hindi ka lugi dito, Sir Wilson. Wala po siyang, unlike sa mga animal source po, wala po siyang cholesterol. Uh-huh. Very low in fat. And yung fat niya po is talagang very helpful pa sa ating katawan. Sige, ma'am. Okay. Abang pinipika pa to, you can rinse that. Then, so, ayun po din kagandahan pag mga plant-based, so hindi walang oil, madali lang siyang i-rinse. So, ngayon po, ang gagawin naman natin is yung sa ating second recipe today po, which is yung ating cashew milk. So, unlike po dun sa ating almond milk, yung ating cashew milk, no need na po i-strain. So, madali lang po, ang kakailanganin lamang po natin, mag-prepare po tayo ng ating 1 cup din po ng ating cashew. So, cashew, very popular yan dito sa atin sa Pilipinas, no? Mm-hmm. Very, yan sa local, available. Lalo na sa parteng Palawan. Tama po ba, Sir Will? Palawan, yes. Sa Bataan. Yan, mga available po. So, same ito with... Ito ating sapal ng almond. Wow. Yan. So, walang masasayang ito. Talaga. Pwede so pag-eksperimentahan. Ilagay po natin dito para ma-rinse po natin yan. Mm-hmm. I-rinse ko po. Mm-hmm. Okay. So, ngayon... nakapag-ready na tayo, katulad po ng ating almond, ibababad lang po natin, isusoak lang din po ulit natin yung ating 1 cup na cashew. So, ito po, I'm putting it right now. Ayan. So, 1 cup din po, then lalagyan natin ng water para po makover. So, overnight din siya, Sir Wilson. Uh-huh. Then, cover it. And, ayan, we have here ating instant na prepare na ahead of time. Ito na po siya. So, the before so, and... So, fresh ito, no? Hindi yes siya na-fry. Yes hindi po. Siya na-salted, no? Yes po. Raw po siya. Hindi din po siya, ano. Mas maganda po talaga pag mga, ano, wala pa yung ibang halo. So, parang halo. Nahugasan din yan siya, po. No? So, i-drain lang po natin. So, since ito nahugasan po na po, kahit hindi na i-rinse, or pwede pa rin po siyang i-rinse. Okay. So, ang cashew naman ay galing daw yan saan? Galing saan yan po? Sa...
Europa. At ang nagdala dito sa atin sa Pilipinas ay mga Portuguese. So, mga Portugal. Portugal. Yes po, may advantage din yung pagsakop sa yes. atin. Nadalaw tayo at nakarating itong mga... Kaya marami na tayong puno ng kasoy. Opo. Sa Pilipinas. Okay, so ito naman po, 1 cup po ng ating cashew na soak na. Ito na po siya, ilalagay natin. Parang umalsa siya, no? Opo, na-absorb niya yung yes. water. So, mas malambot na siya, softer na siya, mas madaling i-blend. So, ngayon, kailangan lang din ulit natin ng 4 cups ng water or 1 liter. Ilalagay po natin dito. Yan. At yon. So kung gusto niyo po na unsweetened ang inyong cashew milk, just like that. Just, yeah. Pero tayo gusto natin may konting tamis. So ngayon po gagamit natin ng maple syrup. So again, you can use po yung ating muscovado or diluted sa ating water. Pwede din pong honey, pwede din pong stevia or yung ating agave syrup. So put But lang po natin. It's yung maple. 2 tablespoon po yung nilagay natin. So, good for 1 liter na siya. Sakto lang po talaga yung tamis niya. Then, we are also putting 1 teaspoon. 1 teaspoon po ng ating vanilla flavor. So, to add flavor. And, 1 to 2 minutes din po natin siyang i-blend. A pinch of salt. Okay, so, that's it. Very easy po. I-blend ko na po. For 1 minute. Actually, Sir Wilson, sa tatlo pong ito, ito yung pinaka mas creamy when it comes to texture. Yeah, at the same time, ito yung mga all-time favorite ng mga tao. So, yung kaso din po, pwede din natin gamitin as mga cheese, so mga substitute, magandang substitute po talaga ito. Nag-blend natin siya for 1 minute, 2 minutes. And pagandahan niya, hindi na siya in-screen. Parang siya inom na daw. For 1 minute. So mga milk na ginagawa natin, pwede rin po siyang pakuluan. Yes. At kung gusto nila ng mainit. Yes po. Pero this time may summer, kaya malalamig natin sila. Hold lang tayo. Alright. So, ang cashew, wala itong magiging sapal, no? Yes po, so, wala sapal. So, lahat ay kasi naging milk po siya. Look at that. Wow! Puting-puti. Yes po. So, nabanggit ni Sir Wilson, pwedeng painitan. Pero, yung ating oat milk, medyo kasi may starch siya. So, baka may pamumuo. Ang gawin lang natin, lalo na pag i-refrigerate natin, pwede po nating haluin lang. So, baka sabihin natin, baka sira na to or what. You see, napakaganda, napaka-creamy po talaga. Now, I'm preparing naman po yung 4 oats po natin. Parang dumami siya, no? Wow. So. Ayan po. So, for our oats naman po. Wow. Parang cashew sarap na tikman. Milk. Wow. May parang frothy po, no? Yung itsura niya kasi may mga bula-bula pa. So, we will just, ayan po. Banlaw lang po natin. And then, now, punta na po tayo sa pangatlong recipe and last recipe po natin today. Very easy naman po. Ito talagang karamihan sa atin, paborito ito, oat milk. At minsan pa nga ginagawa sa breakfast natin, oat milk, yung ating, or gumagamit ng oats, yung oat milk yung kapartner niya. And minsan overnight, overnight oats. Oats, yeah. Yes po. Ang kagandahan dito sa oat milk, pag tayo ay allergy sa mga nuts, so, ito po yung magandang alternatives. Yes. So, mas maganda lang po talaga. Kasi grains, yeah. Yes po. Ito, no need na po to soak. Directly na po natin siyang gagamitin. So, yes po. I-take note lang po natin, ang gagamitin po natin is yung ating rolled oats. Hindi po pwede yung ating mga, kung gusto natin na instant. Hindi. Yes, yung mga instant, yung mga process na po talaga. Since, kapag ginamit natin ito, mas magiging iba yung texture. Slimy siya. So, when doing po yung ating oat milk, mas maganda po itong rolled oats talaga. Maganda din organic or yung ating mga mas maganda po yung ganito talaga. So ilagay ko na po dito sa 1 cup din po ito. Yes. Ayan. Then 4 cups again. Ito po, para gusto nyo na hindi slimy ang inyong oat milk kasi sensitive po sila when it comes to heat. So we are using cold water. So ito, ubusin po natin. 4 cups po ito. Or if you want na mas creamy siya, pwede naman tayong gumamit ng 3 cups of water lang, depending on your preference. So now, we are also using po yung ating sweetener. Pero kung gusto nyo na as is lang din, no, unsweetened, you can do maple. It. Plain lang natin. Actually, you can experiment po with different flavor. Huwag po kayong matakot. Yan. So,
even po yung kids natin magugustuhan ito. So instead drinking po yung ating mga whole fat milk, so ito po is the healthiest. And our vanilla. Yes po. 1 teaspoon din po and a pinch of salt. Okay. So, yung soy milk nga, di ba? Kung iba-ibang yes, flavor. So, tama how much more kayo. This? We so, can do it also. So, sa ating oatmeal po, 30 seconds. Less than 30 seconds lang po dapat natin siyang i-blend. Kasi, pag ang tendency niya, pag 1 minute, more than, or 2 minutes, ang tendency niya magkakaroon ng heat. So, which is, nasabi ko kanina, sensitive yung ating oat. So, 30 seconds lang po. Mag-timer po tayo. And, alright. Itong oats, ano, ay marami daw sa Australia. Australia. In the eastern part of Australia. Yes. Kaya karamihan na nabibili natin ay Australian oats. Alright. So, 20 pwede, seconds. Pwede talagang hindi lang siya pwedeng kainin, ano? Pwede pa rin para siyang inumin. At maging gatas. So, may kita po natin sa reason, we have so much options po when it comes to milk substitute. And masasabi talaga natin, it's the best option that we can have. So, dito po, just like po ng ating almond milk, kailangan din po nating i-drain para yung pulp niya po. So, mas maganda po, pinaka-advisable, ideal is yung ating mga nut milk bag since ito talaga very, yung walang, yung butas niya eh, very talaga very fine. Fine. So, wala talaga makakataka. So, dito, pwede nyo gawing triple nyo po siya, tatlong beses nyo po siya i-drain. Ayan. Pwede natin siya i-closer. Malamig-lamig. Ano? Yes. So, ito ready to drink na agad. So, yan. Meron din siyang magiging pulp, no? Yes po. Just like I said, para walang masayang, pwede nyo din po siyang itabi and gawing pong mga baked goods po natin. Actually, pwede din na siya i-dry. Then, pwede nating i-grind para gawing flour. So, dito po, unlike sa almond, dapat slowly lang din po yung pagka-press para hindi talaga ganun kalumabas. Yung kita nyo po, oh, may pulp na mga lumalabas. Kaya you really have to do it again if you are just using po yung ating mga katsa. Or pwede naman po yung ating mga clean towel, talaga na designate lang po sa mga ating mga food. We can use that. Ayan. Kita nyo po. So, ito, kung para sa tatlo, yes po, sa kanilang tatlo, ito po yung pinaka medyo makikita po natin na very, mas visible pa yung watery niya. Mm-hmm. Yan. So, slowly lang po. Then, we still have another. And halos pareho sila ng itsura ng ano, no? Ng almond. Yes po. Yung ating cashew, very white in color. Yes. So, napakaganda po niyan itong mga to as a substitute. So, there's so much yung ating B vitamins, even po yung ating mga minerals we can get from this. Yan. So, sa iba po kasi yung nabibili po natin, may mga additional na mga fortified na po. Mm-hmm. So, there's nothing wrong with that. Pero ito po kasi talagang alam mo na sarili mong gawa and you know the ingredients that you put. And of course, the quality of the sweetener. No? Yes hindi po. Natin alam. Kaya kung tayo ay diabetic, so very safe, ito pong ating recipe. So, pwede lang natin i-remove yung ating mga sweetener. So, yun po. Actually, sa paggamit po nito, pwede na natin siyang gawing breakfast. Like, gamitin po natin yung mga road oats po natin, samahan ng ating mga fruits po natin, like banana, sweetener na po yun. So, no need na to put po yung ating mga sweetener na binanggit po natin kanina. So, ganun lang po, Sir Wilson. Mm-hmm. Ayan. So, maybe later on, we can have it more pa po. So, yes. Now we can transfer it. So, that's it. Ganun lang po. Ito na po yung ating finished product ng ating cashew milk, ng ating almond milk, at ng ating oat milk. Now, sino po kaya ang makakatikim nito? Ang siyempre, mapalat na makakatikim? Kung papasa kaya? Titikim. Yes po. So, ito na po ang ating, ito po yung ating oat milk. Ito yung ating cashew milk. Then, lastly, yung ating almond milk. Ating unang-unang ginawa. Yan. So now let's have po yung ating at ang mapalad na titikim at huhusga na ito ay approved na approved. Ay walang iba po kundi ang ating associate director ng ating lifestyle medicine department, ang asa sa ating mga health educator, si Ma'am Eden Ilisan. Yan. Wow! Ma'am Eden, hello po. Hello po. Thank you for having me. So, yan, okay. So, ito po ang una. Ano ba itong ano? Cashew? Almond. Almond, we'll see. I think that's oat milk.
na almond. Malilito kayo, no? Pare-pareho. Kasi, natural na natural yung lasa niya. Yung flavor niya talagang alam mo. Malinamnam. Sobrang sarap po nitong almond. At you don't have to buy almond milk, no? Kasi pwede mong gawin. Ito naman siya. Cashew. Ang sarap. Ang linamnam po niya, mga kaibigan, no? So, ang sarap niya talaga. Parang, hindi lang yung typical na kinakain natin bagkos yung iniinom natin. And then, syempre, yung last. Thank you po sa akin to lahat. ang sarap pala ng almond milk. Ano? Oat. Oat milk. Kasi yung oatmeal madalas, kinakain lang natin to. Niluluto natin pag kinakain natin. Ito, iniinom po. Ang sarap po, may enjoy nyo. Additional na drinks ninyo. Typical drinks kasi natin yung mga juices, tsaka yung gatas na kaos. At least po ito, guilt-free siya. Yes. Thank you. Thank you at usually, so much. Pag pinag-uusapan ng plant-based, soy milk. No? Soy milk. Nating, later on, sir, will magandang i-eat. Thank you po. Meron na tayong tatlo pang klase na natutunan ngayon. Thank you, Ma'am Eden. Mm-hmm. At enjoy your milk, your freshly made milk. So, maganda po, Sir Wilson. I-store lang po siya, refrigerate kung hindi po natin agad iinumin. Mm-hmm. We can have it like 2 to 3 days. Pero syempre, mas maganda pag fresh. I don't think tatagal ng ganun yan eh. Yung sasarap niya pa lang at yun. Tama. Pag lalo na pag natikman ng ating mga kasama sa bahay, mga bata. Mm-hmm. And ito po ay magiging hahanap-hanapin nila. Subukan niyo po. Sabihin nila, wow, ang sarap nito. Mm-hmm. No? At syempre, wala siyang label, wala siyang nutritional facts, kasi tayo lang ang gumawa sa ating mga tahanan. Alam po natin kung paano natin ito inihanda at alam nating napaka nutritious para sa ating lahat. So, yan po ang ating itinampok na cooking demonstration, preparation ng ating mga plant-based milk recipes ngayong araw na ito. At ngayon po, panuorin po natin ito bago tayo magpatuloy. Did you know that non-communicable diseases, also called chronic lifestyle diseases, now make up to 7 of the world's top 10 causes of death? These top 7 diseases are ischemic heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancers, Alzheimer's disease, diabetes mellitus, and kidney diseases. In the Philippines, the top 5 communicable diseases as cause of death are almost similar. And they are ischemic heart disease, cancers, cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, and hypertensive diseases. Why do we suffer so much from these chronic lifestyle diseases? The underlying causes are high blood sugar, high cholesterol, overweight and obesity. And it has been found that there are 3 root causes of this problem. They are tobacco use, insufficient physical activity, and not enough intake of fruits and vegetables. By looking at these faulty lifestyles, aren't they actually modifiable? Any person who is willing to change may actually prevent having these lifestyle diseases. You don't have to be a victim. Neither should you be burdened by having these risk factors that lead to disease. And the good news is, you can do something about it now. You can join the Lifestyle is Medicine Intervention Program by the Adventist Medical Center Manila. Lifestyle is an acronym for 9 vital components of healthy living. This stands for laughter, interaction, food and fluids, exercise, sleep, temperance, your faith, light and environment. Truly, these are the natural healing wonders of today's chronic diseases. What's in store for you if you sign up for this Lifestyle is Medicine Intervention Program? This is a 6-week lifestyle modification program designed as a virtual learning so you can do it from the comfort and safety of your homes.
You will learn evidence-based lectures on how these 9 vital components of lifestyle will help you win the battle against lifestyle diseases. There will be workshops on optimal nutrition, healthy cooking, exercises, reports, and many more. Come and join us for this exciting journey to healing and health. Truly, lifestyle is medicine. At ngayon po, tayo ay nagbabalik sa ating Voice of Health Studio. Galing tayo sa ating Lifestyle Medicine Kitchen kanina. At tunay po, no, na napaka ganda at napaka-informative ng ating mga nakitang paghahanda ng mga milk substitutes. So, tingnan natin mga reaction, ano, mamiles ng ating mga nakatutok sa atin. Unang-una sa almond milk, no? Mm-hmm. Sino yung nagsabi dyan na marami siyang almond milk? almond nuts uh-huh. sa bahay at gusto niya nang gawin mamaya. Sino yun? Meron nagsabi po dyan, ano? Sana all. Sana po lahat maraming almond nuts sa bahay. And I think someone says po na first time niya daw makarinig ng oat milk. And I think she will try po. Yes, and si Ma'am Michelle Colliado. And speaking of oat milk, din po ay may tanong si Ma'am Flor Harkio. Mm-hmm. No, sabi niya ay ang oat po ba ay wala daw siguradong preservative ba? Ayun po. Yung magandang ating mga nabibili. Magandang katanungan po yan, Sir Wilson. Mm-hmm. Just to make sure nga po nabanggit natin sa ating demonstration kanina na to choose po yung organic, since talaga pag organic, we are really assured na ito po ay walang mga insecticides. So mm-hmm. ito talaga mas we can be sure po tayo na pwedeng-pwede to and malayo po sa mga ganoon. So organic oats and gluten-free, yan po, marami po tayong options. Mm-hmm. At pagdating naman po sa kasoy, sa kasoy wala tayong iisiping masamang epekto nito, mm-hmm. no? Sapagkat ang kasoy po ay talagang napaka healthy sa ating mga katawan. At syempre, itong kasoy, sabi kasi ng iba, pagka kumakain mm-hmm. daw tayo ng marami nito, more than sa isang handful ay mataas daw ito sa cyanide. Mm-hmm. So remember po, ito ay ginawa nating milk. Mm-hmm. Kaya wala tayong dapat ikatakot dahil pagka ininom natin ito, na dilute siya sa water, no, na dissolve siya mm-hmm. sa water, ay hindi na po siya ganun. Wala tayong dapat ipangamba. Mm-hmm. Siguro isang general katanungan dito sa mga pinakita natin, Ma'am Miles, gaano ba to tatagal uli? Mm-hmm. No? Gusto nating ulitin. No? Kung ito ay i-propose, mm-hmm. i-freeze, or ilalagay lang sa ref, mm-hmm. or ito ay ating pakukuluan. Mm-hmm. No? Ay, siyempre, magandang ulit-ulitin natin yan, Ma'am Miles. At siyempre, uulitin din po ni Ma'am Miles ang recipe para po itong may picturean ninyo, yung mga ingredients, mapicturean po ninyo at magawa po ninyo sa inyong mga tahanan. At habang ginagawa po namin to, kung kayo po ay meron pa rin mga katanungan, ay malaya po ninyo itong i-type sa ating mga comment sections at yan po ay ating bibigyang daan. Sige, bigay lang natin ulit ng panahon kay Ma'am Miles. Okay po. Magkakaroon lamang po tayo ng recall dito po sa ating ginawang tatlong recipe. So, unang-una po para sa ating almond milk, kailangan lang po natin i-prepare is at least 1 cup po ng ating almonds, then 4 cups po ng ating water. So, kung inyo pong nakikita sa inyong mga screen, pwede nyo po siya i-screenshot. So, optional na lamang po. Yan po ay kung gusto nyo ng unsweetened. Kung gusto nyo na ang may konting tamis, pwede po kayo gumamit ng ating tablespoon po ng 1 to 2 tablespoon ng ating maple syrup, honey, or kahit ano pong sweetener. So, itong mga natural, no, and healthier option po natin. Then, a pinch of salt. So, napakadali lang po ng ating paggawa po nito dahil ibababad lamang po natin ito overnight. So, sabi ko nga po, pwede po natin gawin 4 hours. Ito po yung pinaka-minimum. O kung gusto natin gumawa na po agad, ay pwede po natin gawin ito 1 to 2 hours. Isoak po, pero gamit po natin ay yung mainit na tubig. At pagkatapos po ay i-blend lamang po ito kasama po ng iba pang mga ingredients. Then, i-strain lamang po natin o sasalain po natin para po hindi kasama yung pot. At yun na po. Ganun lang po kadali. So,
Punta naman po tayo doon sa ating cashew milk. So yung cashew milk, ang kaibahan po nito sa ating almond milk, ganun lang din po ang recipes. Ayan, kung inyo pong nakikita sa inyong mga screen, yan po yung ating nagawa po kaninang almond milk. So napaka-creamy, yeah. And talagang saktong-sakto lang yung tamis niya. Halos kaunti nga lang po yung pinaka, ano niya, yung lasa. Pero very, ano po, talagang pwede siyang alternatives. Pasok na pasok at pasado sa ating milk na iniinom. Then punta naman po tayo sa ating cashew milk. Ito po, kakailanganin lang din po natin ng 1 cup ng ating cashews. So ito po ay ginamit natin yung raw po, katulad ng ating almonds. Then isosoak lang din po natin siya overnight. At pagkatapos po ay i-rinse, babanlawan po. Then sasama po natin yan sa ating blender, kasama po ng ating 4 cups ng water. Kung gusto nyo po ng unsweetened or walang tamis, okay na po tayo dyan. So katulad po noon, i-blend lang po natin yan. And unlike po sa ating almond milk, ay hindi na po natin ito kailangan salain dahil ito po ay kasama na nung mismong milk nung ating sa ating cashew milk. So ganun lang po kadali. So ito po yung itsura niya. So pwede niyo po siya ilagay sa isang malinis, airtight na lagayan, no, yung ating mga bote or mga pichel. So pwede na po 'yan. Ayan po, napaka-creamy din po siya. Actually ito po yung pinaka-creamy sa tatlo. Ayan, punta naman po tayo sa ating oat milk. Ayan po. So ito ang ating oat milk. Ang kaibahan niya naman po, hindi na po siya kailangan ng ibabad. So ang kailangan niyo lang din ay 1 cup. So 1 cup is to 4 cups ng water. So 1 is to 4. So napakadali lang po tandaan. Then optional lang po ulit natin yung ating sweetener and a teaspoon po ng ating vanilla extract and a pinch of salt. So ganun lang din po. Ito directly na siya ilalagay sa ating blender. Then yung ating water, at the same time, katulad ng almond milk, kailangan lang po natin siya salain. So, ito pong mahalagang tandaan, gagamit po tayo dito ng cold water para maiwasan po natin yung pagka-slimy ng ating oat milk. Then, at the same time, kailangan din po ay 30 seconds at least po, or 20 to 30 seconds lang po natin siyang i-blend para hindi po siya ganun ka-uminit yung ating blender at talagang medyo sensitive po itong ating oat milk. So, napaka mas maganda po dahil mas mapabilis po yung ating oat milk. So, ito po yung itsura niya. So, kumpara sa tatlo po, sa dalawa, ito po yung medyo may, yung itsura niya ay may pagkalabnaw-labnaw. Pero, creamy pa din po. So, pwede siyang, kung gusto niyo mas creamier, ay pwede niyong 3 cups lang yung gamitin ninyong water. Ayan so, po. So, dahil dyan, mamas, ano, handang-handa na talaga sila para gawin ito sa kanilang mga tahanan. At you can add some flavoring po. No? Hindi gaya ng mga nabibili natin na sinasabi sa label, no? Fortified with like this, fortified with like that. So, hindi naman po tayo nakatitiyak kung ano talaga ang nilagay nila doon para masabing fortified. At syempre, gaya ng sabi ni Ma'am Wilma Sulit, no? It's so good, very natural milk. Talaga pong natural ito pag sa ating mga tahanan natin gagawin. At kung ang breast milk ay tinatawag na liquid gold, no? Ang itong mga milk natin ito ay mga natural gold, no? Aside from water. And si Ma'am Hasmin Katli, sabi niya ay, thanks for sharing, very helpful po. So, tunay po, ano, na mapapatunayan natin na ito ay economical din, Ma'am Miles. Yes so, paano natin nasabing economical? So, kumpara po sa ating mga regular na nabibili po sa ating tindahan, grocery store, supermarket, ay talagang umaabot ito ng 100 plus. Pero ito pong ating nagawang mga soy milk, mga ating mga milk, mga plant-based milk, talagang hindi po umabot ng 100 lamang po. Yeah. Per ano, isang litro na po yun, yes. Imaginein po natin. At may nagsabi nga po dito, nag-comment, na sa loob lamang po ng 20 minutes or mas less than pa, ay nakakagawa ka na po agad ng 3 daong recipe. So, napaka-convenient at madali lang daw po pala talaga gawin. At sa susunod, marami pa tayong pwede pong ipakita ang mga milk alternatives or milk substitute na natural po ang sources. At sa punto pong ito, nawa po, mas lalo nating naunawaan na yung letter F sa lifestyle na word po, no, ng ating lifestyle is medicine is really food and fluid. Napakarami po nating pwedeng integrate sa ating mga diet, sa ating mga lifestyle na kailangan po nating bigyang daan para ma-manage natin, no? And manage the treatment and of course, mas gusto natin preparation. At ngayon po,
Bago tayo matapos at hilingan si Ma'am Miles ng isang panalangin, narito po ang talata na gusto nating iwanan, talata mula sa Biblia na gusto po nating bigyang diin. Ito po ay makikita sa aklat ng Deuteronomy. No? Deuteronomy chapter 6, verse 3, sabi po, "Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily as the Lord God of thy fathers had promised thee in the land that floweth with milk and honey." Wow. So, ang gatas pala talaga ay nasa Biblia, no? Mm-hmm. Gatas is life, and gatas is part of our fluid intake upang mapanatili po nating malusog ang ating mga pangangatawan at ang ating lifestyle ay maging healthy. Pinangam po natin si Ma'am Miles ng panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. O dakila naming Diyos na maibigin ka po sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang alintuntunin aming natutunan ngayong umagang ito na tunay po kayo po ay binigyan kami, pinagpala ng mga ganitong pagkain na makabuti po sa aming kalusugan. Dalangin po namin ang aming mga manunood, sila din po ay natuto at gawin po nila ito sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kusina. Nang sa gayon, sila po ay lumusog, sumigla sa kanilang pamumuhay. At dalangin po namin na sila po ay patuloy na gabayan, protektahan, at nawa sila po ay mas palusugin pa. Nang sa gayon, sama-sama po kami makapaglingkod sa inyo. Salamat po ng napakadami, Ama, sa lahat po ng mga pagpapalang aming natatanggap. Bagaman kami po ay hindi deserving ng mga ito, kayo po ay patuloy na nagpapaulan sa amin ng mga itong pagpapalang ito. Dalangin po namin din special na sila po ay tulungan sa kanilang mga suliranin at nawa po sa kanilang paglakad, sila po ay ma-overcome itong mga ito kasama kayo. Pagpalain ang bawat isa at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 At marami po salamat, Ma'am Miles, sa inyong panahon at sa inyong mga ibinahagi na tunay na nakatulong sa ating mga tagapanood at taga-subaybay. At hanggang sa susunod po na edisyon ng palatuntunang ito ng The Voice of Health with Lifestyle Medicine Kitchen, tuwing araw ng Biyernes ay mapapanood po ninyo kami. At ito po ang inyong lingkod, si Wilson Sia. At ito ang The Voice of Health or Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription for Health and Sharing Lifestyle is Medicine. Hanggang sa susunod po, maraming salamat at may God bless you all. This is the Voice of Health, sharing the healing ministry to all beyond borders. Brought to you by the Adventist Medical Center Manila, Adventist World Radio, and the Health Ministries Department of the North Philippine Union Conference.